mga kaibigan, ito na yung mga huling test natin sa main board ni Busing. So ang supply natin ngayon ay mayroon tayong, ayan, 143 BDC. So lagpas pa nga ito, no? Kasi 100 EC is 130 to 135 BDC lang. Okay, so yan ang supply natin. DC offset natin ay, ayan, 0 volts. Then base voltage, yan, 0.6 or 0.7 na rin yan, ano? So kabila. So ayan, 0.7. So total is 1.4, ano? Or 1.5, malapit na. So pag hinati kasi yan is doon natin makukuha yung base voltage natin na kinokontrol ng limiter natin. So dapat bababa yan, ano? Okay, so kukunin na natin yung maximum out niya dito sa 8 pair before clip. Although low voltage, low ampere pa rin tayo, pero mas malapit na yung makukuha natin yan na BRMS. Okay, so volume na tayo. Ayan, so yan, may waveform na tayo. So ilan yung makukuha natin? So ayan, may 85.8, 135 BDC yung bagsak natin. Yung bias natin 1.2 or 0.6 na yan, ano, 0.6 pag hinati. So bumababa din siya, ano, nagre-reduce ang biasing natin. Okay, so ayan yung before clip na natin, ano. So nasa mga 85 BRMS. Ayan. So na-test na natin. So patunay lang na talaga nga 100 AC. Mahigit pa nga, no? So nasa mga ano pa yan, ayan eh. Makapumalo pa ng ano yan, 105, 110 AC. Siguro sukatan natin ilan sa AC yan, ano? So ayan, 108 BEC pala yan, 108. So malakas na konti kuryente ngayon kasi umaga. Okay, so so testing na yun, no, mga kaibigan. Dahil 8 pair naman na yung ginamit natin ngayon. 8 pair naman na. So mag-soundcheck na lang tayo saglit. So hindi na natin titestingin kasi ganun din naman yung calibration ng kabila. So once na, dahil parehas lang naman sila. So yun na yung huling test ko bago ko to i-release. Ano. So yung kanina ang load natin na speaker, ano, speaker na 2000 watts. Yun yung tinest natin na test. So kailangan talaga gumagana talaga yung ano natin, auto adjust bias, ano. So mahalaga yon para iwas overheat, ano. Mas protective yung ano natin final stage.